Nasubukan mo na bang ma-reject o tanggihan sa kahit anong paraan? Marahil isa sa mga kinakatakutan natin sa buhay ay ang maranasan na ma-reject. Bakit? Kasi ito yung kabaligtaran ng minamahal at tinatanggap. Kapag ikaw ay ni-reject, ay alam mo na hindi ka mahal o ayaw sa'yo ng isang tao. Maaring may nagsabi sa'yo na hindi ka matangkad, ayaw ko sa'yo. Hindi ka maganda o hindi ka kagwapuhan, hindi ka pwedeng matanggap dito. Naku, naku, maitim ka, hindi ka bagay sa akin. Sorry, hindi ka matalino kaya hindi ka bagay sa aming eskwelahan. O kaya sinabi sa'yo, masyado ka pang bata. O kaya masyado ka na matanda, kaya ayaw nila sa'yo. O kaya sabi sa'yo, hindi ka marunong magsalita ng English, kaya hindi ka pwedeng maging leader. O kaya may nagsabi sa'yo na hindi ka marunong magdala ng iyong sarili. O kaya sabi sa'yo, ayoko ng background mo, nakakatakot ang pinanggalingan mo, hindi ka bagay sa pamilya namin. O kaya sabi sa'yo, hindi kita matatanggap kasi wala ka ng pera. Grabe, no? Ang sakit. O kaya naranasan mo na ba na may nagsabi sa'yo na hindi kita mahal, hindi ko na kaya makisama sa'yo, o kaya hindi ka na pwedeng D-group leader o pastor kasi kailangan namin ng magaling at nakatapos ng theological school. O kaya may nagsabi sa'yo na hindi ka pwedeng sumama sa group namin kasi magagaling na kami, maiiwanan ka lang. O kaya sabi ng bangko na inuutang mo na hindi ka nila pwedeng pautangin. O kaya sabi ng boss mo na mas pinili niya i-promote ang kasama mo dahil hindi mo na-meet ang kanilang requirement. O kaya ang isa pang masakit, binasted ka ng nililigawan mo. O kaya nag-propose ka ng marriage sa minamahal mo pero tumanggi siyang pakasal sa'yo. Ang sakit, di ba? O kaya nireject ka dahil ikaw ay Kristiyano at iba ang kanilang paniniwala. O kaya nagbahagi ka ng iyong paniniwala tapos nakita mo na pinagtatawanan ka at kinukutya. O kaya alam mong tinanggihan ka nila at hindi na lang sinabi sa'yo para hindi ka ma-offend. Halimbawa, may party tapos lahat ng kaibigan mo o kamag-anak mo o kasama mo sa opisina naroon maliban sa'yo. Tapos nagulat ka na lang, nakapost na sa social media na nag-party pala sila pero hindi ka nila sinama. Ay, hindi ko alam kung paanong paraan ka na-reject, pero alam ko kung gaano ito kasakit. Mas malapit sa'yo ang taong nag-reject ay mas masakit. Now, ito ang problema. Ang mga ganitong rejection ay nakaka-apekto sa'yo at nawawalan ka ng kapayapaan. Bakit? Kasi iniisip mo kung bakit ka ba talaga nila tinanggihan. Meron ba akong nasabing mali? Meron ba akong hindi nagawa? Bakit ayaw na nila sa akin? Anong meron sa akin na hindi niya gusto? At kung hindi ka mag-iingat ay papaniwalaan mo tuloy ang diablo na nagsasabi sa'yo na wala kang kwenta at wala na magmamahal sa'yo at tatanggap sa'yo. Tapos hindi lang yun, ang sakit ng loob na madadama natin tuwing tayo ay mare-reject ay malalim ang sugat at nakakalason. Ang epekto nito sa atin ay malakas ang kapit at nagre-resulta kadalasan para saktan natin ang ating sarili o kaya ibaling natin sa iba yung ating galit o kaya saktan ng ibang tao. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin kung paano natin mapapagtagumpayan ang sakit na dulot ng rejection. Tapusin mo ang message na ito upang magkaroon ka ng kapayapaan at kalayaan na kailangan mo upang magkaroon ka ng matatag at ng may kagalakan sa buhay. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Welcome po sa ating channel na may bagong upload every Monday 6 a.m. at from Tuesday to Sunday ay meron tayong short video clips na hango sa message ng Monday para lang ma-remind tayo the whole week kung anong i-apply natin sa buong linggo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Purihin ng Diyos dahil tayo ay meron ng podcast sa Spotify. Search nyo lang ang What G Resting Place at makikita nyo na ang podcast natin na nakadesign para sa pang-araw-araw na devotion. Purihin ng Diyos dahil magkakaroon na naman tayo ng baptism. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus at nais mong ipahayag ang pakikipag-isa mo sa Kanya sa pamamagitan ng baptism, ay type mo sa comment section ang salitang baptize at bibigyan namin kayo ng link ng registration. Salamat nga pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible Study Group, ay message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration.
Huwag kang mag-alala dahil meron tayong training. Ang requirement lang namin ay dapat kasali ka din sa ating online discipleship group upang mag-guide ka namin. And at the same time, ay maging accountable tayo sa bawat isa. At kung gusto na naman ng full experience ng pananambahan, may praise and worship at live prayer na kung saan ay magkakaroon kayo ng one-on-one chat sa ating mga host, ay umattend kayo pag Sunday sa ating online worship service. Gusto namin kayong ipanalangin upang maranasan yung himala at kapangyarihan ng ating Diyos. Huwag kayong mag-alala sa time dahil marami tayong service schedule mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ng gabi. O ano pa inaantay mo? Type mo na ang worship sa comment section upang mapadalang ka namin ng link at instruction. Siya pala, kung gusto mong parangalan ng Diyos sa buhay mo, ay inaanyahan ka namin sumulat ng iyong patotoo na isasama namin sa ating mensahe. Mapapanood ito ng libu-libong tao na magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Type mo sa comment section ng patotoo at bibigyan namin kayo ng guide kung paano nyo isusulat ang inyong testimony. So bago natin pag-usapan kung paano natin mapapagtagumpayan ang rejection sa buhay natin, ay dapat nating malaman ng isang katotohanan. Ano ba itong katotohanan na ito? Ready ka na ba? Okay, ito yung katotohanan. Ang buong mundo ay puno ng taong magre-reject sa atin sa iba't ibang paraan. Kahit anong gawin mo, o kahit anong sabihin mo, o kahit gaano ka pa kabait, ay meron talagang taong tatanggi at tatanggi sa'yo. Tatanggihan nila ang pinaniniwalaan mo, o kaya tatanggihan ka lang nila dahil trip nila. Wala sa kanila ang intention na gawin kung ano ang makakabuti sa'yo. Kung hindi, ang iniisip nila ay kung anong makukuha sa'yo. Hindi nila papansinin kung gaano ka kabuti sa kanila, o kung gaano kabuti ang plano mo para sa kanila. Basta ayaw lang nila na makausap ka o magstay na kasama ka. At lalong ayaw nila sa'yo pag nagsisimula ka ng magsalita patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya nga, tanda mo lagi ito, kaibigan. May mga taong kahit anong gawin mo ay hindi kakampi sa'yo. Kaya nga mamaya sasabihin ko sa'yo kung anong gagawin mo sa kanila. Ang mga tao na ito ay hindi magiging instrumento para maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Kung hindi, gusto nilang masira ka. Now, itong isipin mo na lang. Kung ang Panginoong Yesus na napakabuti at napakamapagmahal ng gamot, ng aral, tumulong sa mga may hina at mahirap ay nireject, bakit mo naman iisipin ngayon na dapat exempted ka sa rejection? So dahil hindi natin control ang rejection sa buhay, ay pag-uusapan na lang natin kung ano ang kaya nating kontrolin. Dito tayo mag-focus kasi ito lang yung pwede nating gawin. Ano yun? Pagtugon ng tama o pag-respond ng naaayon sa kalooban ng Diyos sa tuwing meron tayong rejection. Bakit pagtugon? Ulitin ko, kasi ito lang ang nasa control mo. So paano ba tayo babangon sa sakit ng rejection? Number one, flee from unforgiveness and bitterness. Ang pagpapatawad sa taong naka-offend sa'yo ay mahirap, lalo na kapag laging nauulit. Pero kung gusto mong makalaya sa pagkapuot, sama ng loob, at kung gusto mong mapanatili ang masiglang fellowship mo sa Diyos, ay kailangan mong matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay kapag palagian mong ginagawa. Sa tuwing may mga taong nakaka-offend sa'yo o mga taong nagre-reject sa'yo, ay mamumunga ito sa'yo ng kakayahang magmahal ng mga taong hindi kamahal-mahal. Tapos hindi lang yon, ang relasyon mo pa sa Diyos ay mas lalago. Ang kalayaan mo mula sa unforgiveness ay importante dahil kung hindi ka matututong magpatawad, ay ang rejection sa puso mo ay lalong bibigat habang tumatagal at magbubunga lamang ito ng galit at paglayo mo sa mga tao. Ito ay makakasira sa iyong relasyon sa mga tao at ganun din sa relasyon mo sa Diyos. Sabi ni John Iverson, "The man who refuses to forgive destroys the bridge over which he himself must cross." Kaya para maiwasan mo ito, ay kailangan mong alalahanin kung sino ka sa paningin ng Diyos. Kapag na-realize mo na ikaw ay kanyang anak na minamahal, kapag na-realize mo na ikaw ay makasalanan pero hindi kanya ni-reject at sa halip ay tinanggap at pinatawad, ay matututo ka ding magpatawad ng iba. Mas magiging mahalaga sa iyo ang pagtanggap ng Diyos sa iyo kaysa sa pagtanggap ng tao. Basahin natin sa Mateo 18:21-22 kung ano ang tugon ng Panginoong Yesus patungkol sa pagpapatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus,
Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Grabe, ang ibig sabihin ng 70 ulit na 7 ay hindi hanggang 490 times lang tayo magpapatawad. Kung hindi, magpapatawad tayo ng walang katapusan. Hindi natin nahayaan na mag-ugat ang galit. Kung hindi, mabilisan natin itong pinapakawalan. E baka naman abusuhin ako, Kuya Mike, pag palagi ko pinapatawad. No, hindi ganon. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad, nahahayaan mo na lang silang saktan ka ulit o abusuhin. Kung hindi, papakawalan mo na sila sa iyong sama ng loob at galit. Aalisin mo na yung plano mong paghihiganti sa kanila. Pero dahil sa antiwala ay nasira, ay marapat lang na mas maging marunong ka na mag-set ng tamang boundary. Tandaan mo na hindi porket nagpatawad ka, ay binibigyan mo na ng excuse ang ginawa sa iyong offense. Alahanin mo na dito sa proseso ng pagpapatawad ay tayo mismo ang makikinabang dahil magkakaroon na tayo ng kalayaan na mamuhay na merong peace at joy. Bakit tayo magkakaroon ng peace? Dahil alam mo na nagagawa mo na ang kalooban ng Diyos at dahil sa alam mo yung katotohanan na gusto kanya magpatawad ay ito yung magpapalaya sa iyo. May nagsabi, to forgive is to set a prisoner free and only to finally discover that the prisoner was you. Eh Kuya Mike, ang hirap alisin sa isip ko ang ginawang rejection sa akin. Ang sakit. Hindi ko yata kaya magpatawad. Kaibigan, humingi ka ng tulong sa Diyos na bigyan ka ng kakayahan na magpatawad. Mag-focus ka sa pag-please sa Diyos at hindi sa pag-please sa mga tao. Bakit? Kasi sa dulo ng buhay natin, ay ang mas importante naman talaga ay ang sasabihin ng Diyos sa atin at hindi ng ibang tao. O kaya maaring minsan iniisip mo, eh ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao kapag hindi ako natanggap dito o hindi ko nagawa ang isang bagay? Kaibigan, mas mahalaga kung anong sasabihin ng Diyos sa iyo. Kaya mas makakabuti na seryosohin mo ang pagsasabuhay mo kung sino ka sa paningin ng Diyos. At hindi mo ipipilit kung ano man ang gusto mo. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw ay naging anak niya. At dahil sa ikaw ay anak niya, ay marapat lang na isabuhay mo ang pagiging anak niya. Lord, nasaktan ako sa ginawa sa akin at napahiya ako ng sobra sa harap ng mga tao. Pero ang lahat ng ito'y walang katotohanan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam kung anong totoo. Kaya patatawarin ko sila dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang tingin mo sa akin kaysa sa tingin ng mga tao sa akin. Aalalahanin ko na ako'y anak mo at dapat nilang makita iyon sa buhay ko. Kaibigan, ganito tumugon ang mga anak ng Diyos sa rejection. Kaya si Apostol Pablo, hindi inalintana ang rejection sa kanya at pag-uusig. Hindi din niya pinagyayabang ang kanyang mga nagawa para lamang i-please ang ibang tao. Sabi niya sa taga-Galacia 1:10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tanging kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesus, ay ang tanging layunin mo lang ay parangalan at bigyang kalugaran ng Diyos sa buhay mo at hindi para i-please ang ibang tao. Sabi sa mga taga Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaibigan, simulan mo magpatawad. Gawin mo ito para sa Panginoon at hindi sa mga tao. Purihin ng Diyos dahil para sa ating mga mananampalataya ay makakaasa tayo na sa likod ng mga rejection at disappointments ay kumikilos ang Diyos para hulmahin tayo upang maging katulad ng Panginoong Jesus. Alam mo ba na may mga pagkakataon na ang rejection at disappointment ay ginagamit ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya? Ginagamit niya ang pagsubok upang ma-realize mo kung patuloy ka ba na magtitiwala at lalapit sa Kanya kahit pa nga mahirap at masakit ang pinagdadaanan mo. Ang pagpili mo na mas pahalagahan ang relasyon mo sa Diyos kaysa sundin ang nais mong paghihiganti ay isang pagpapakita sa Diyos na mas mahal mo siya. At ang bonus, pag ginagawa mo ito ay magiging magandang testimony ito sa iba. Kaibigan, simulan mo magpatawad at huwag mo isipin ng sitwasyon araw-araw. Bakit? Kasi kapag palagi mo iniisip ang rejection sa iyo, ay magre-resulta lamang ito sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong abilidad
karunungan at skills, bababa ang tingin mo sa iyong sarili at maaaring magduda ka na din sa mga pinaniniwalaan mo at dahil dito ay kakamuhian mo na din ang iyong sarili. Kaibigan, hindi ito kailangan mangyari sa buhay mo. Alalahanin mo na ang Diyos ang ating judge at ipaubaya mo sa Diyos ang mga taong nakasakit sa iyo. Si George Whitefield ay natutunan niya na mas importanteng i-please ang Diyos kaysa i-please ang ibang tao. Kaya lang ay kahit napakaganda ng ginagawa niyang paglilingkod sa Diyos, ay maraming tao pa din ang gumagawa ng maling akusasyon sa kanya. Isang araw ay nakatanggap siya ng sulat ng maling pag-akusa at masasakit na salita. Pero sa halip na magalit ay sinagot niya ng maikli at magalang ang sulat. Basahin natin ang kanyang reply. I thank you heartily for your letter. As for what you and my other enemies are saying against me, I know worse things about myself than you will ever say about me. With love in Christ, George Whitefield. Grabe, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili at nagalit. Bakit? Kasi mas importante sa kanya na paluguran ng Diyos kaysa ang sarili o ang ibang tao. Number 2, paano ba tayo babangon sa sakit ng rejection? We have to learn how to brush it off and if necessary, walk away. Kailangan nating matutunan na palampasin na lang ang natanggap nating rejection at lumayo na lang kung kailangan. Hindi ito madali, pero kailangan mong harapin ang rejection sa tamang paraan. Kasi kung hindi, ang tendency ay i-isolate mo ang iyong sarili sa kanila. Magtatanim ng sama ng loob na gagamitin naman ng Diablo sa'yo para gumawa ka ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Anong sinasabi mo na hindi ako qualified para sa kumpanya nyo? Anong sinasabi mo na hindi ako bagay sa eskwelahan nyo? O sa inyong team o grupo, nahihibang ka na ba? Anong sinasabi mo wala akong kwentang kaibigan? Anong sinasabi mo na hindi ako magaling na partner o asawa? Anong sinasabi mo na hindi mo tatanggapin ng Panginoong Hesus dahil hindi ka pa ready? Nanggigigil ako sa'yo. Tigil-tigilan mo nga ako dahil makakatikim ka sa akin. Kaibigan, kapag hindi tayo naging maingat at hindi tayo marunong magpalampas, ay ang galit at paghihiganti ang kakain sa atin. Bakit ba lahat kayo ang sasama ng ugali nyo? Kung ayaw nyo sa akin, ayoko na din sa inyo. Matagal na kitang pinagtitiisan, naunahan mo lang ako. Ah, ganon? Ayaw mo? Sige, antayin mo kung anong gagawin ko sa'yo. Kapag dapang-dapa ka na, ay magmamakaawa ka sa akin na balikan kita. Ah, ganon? Hindi mo tinanggap si Lord? Sige, ibibigay na kita sa Diablo. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo sa impyerno. Masyadong masakit na pananalita, no? Pero hindi ito ang puso ng Panginoon. Dapat nating matutunan na palampasin at tanggapin ang pagkawala ng mga bagay-bagay. Kailangan nating matutunan na hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin. Hindi natin makukuha ang lahat ng trabaho. Hindi natin makukuha ang lahat ng tao na magustuhan tayo. Hindi natin makukuha lahat ng tao na pakinggan at maniwala sa lahat ng sasabihin natin. Hindi natin makukuha lahat ng pangarap at plano natin. Kaya pag hindi tayo nag-ingat, ay iiral ang pride natin. Sasabihin ng pride sa'yo na may problema sila. Hindi nila nakikita ang galing mo o ang kagandahan ng business idea mo. Sasabihin ng pride mo na mahinang nila lang sila at hindi marurunong kumilatis ng talent. Sa kabilang banda naman, ay kapag hindi tayo nag-ingat, ay ang magiging epekto sa atin ng rejection ay ang pagsara na din ng pinto sa kahit anong opportunity. Ito ang magpaparalisa sa atin at magiging hadlang para hindi natin ma-enjoy ang buhay. Ito din ang magiging hadlang para abutin natin ang ating mga pangarap. Kaya nga sa halip na ulit-ulitin mo sa iyong isip ang ginawa sa'yo at maka-apekto pa sa ito na mas malalim, ay kailangan mong matutunan na lumayo, palampasin, mag-let go, o di kaya hayaan mo na lang silang lumayo. Alam mo ba na ang mga unggoy ay nahuhuli sa pamamagitan ng isang trap? Yung trap ay pwedeng nyog o isang sisidlan na may maliit na butas na kasya lang ang kamay ng unggoy. Tapos lalagyan nila ang sisidlan ng prutas sa loob. Tapos ilalagay nila sa lugar na kung saan doon pumupunta ang mga unggoy. Tapos yung unggoy naman kapag naamoy niya yung pagkain ay dudukutin niya ito. Kaya lang ay hindi niya mabubunot ang kanyang kamay habang hindi niya pinapakawalan ang pagkakahawak niya sa prutas. Now ito ang problema sa unggoy. Mas gusto niya pang mahuli kaysa bitawan ang hawak niyang prutas. Narealize ko na ganun din tayo. Kaya nga para hindi tayo mapahamak ay kailangan nating matutong buksan ang kamay.
mag-let go at palampasin na lang ang mga bagay-bagay. May mga pagkakataong sila Apostol Pablo kapag nire-reject ay lumalayo na lang at nagpapatuloy sa pangaral na mabuting balita sa ibang lugar. Minsan ay kailangan mo din itong gawin. Move on and move forward. Nung si Naomi ay nagpa siyang bumalik na lang sa Israel. Dahil ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ay namatay. Ang kanyang dalawang manugang na babae ay nagpa siyang sumama naman sa kanya pabalik ng kanyang bayan sa Israel. Sila ay si Ruth at Orpa. Kaya lang nung nakapag-isip na itong si Orpa ay nagdesisyon na siya na tanggihan ng offer. Minabuti niya na huwag na lang sumama sa kanyang biyanan at manatili sa kanilang bayan kasama ang kanyang mga magulang at manatili na din sa kanilang Diyos-Diyosan. Now, si Naomi ay pwedeng magalit dahil sa rejection ng kanyang offer. Ano ka ba, Orpa? Pinakasalan mo ang aking anak. Ikaw ay kabilang na ngayon sa aking pamilya. Hindi mo pwedeng tanggihan ang aking anak. Isa pa, ikaw ay may responsibilidad na bumalik sa Israel. Hahanap tayo doon ng mapapangasawa mo mula sa aming angkan upang magkaanak ka. Kung hindi ay mapuputol ang aming lahi. Hindi mo pwedeng i-reject ang aming lahi at ang aming Diyos maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero wala tayong nabasa na ginawa ito ni Naomi. Kaibigan, pag may mga taong umayaw sa iyo at tumalikod, minsan ang mabuting gawin mo ay hayaan mo na lang sila na lumayo. Bakit? Kasi minsan sa kanilang maling choice ay sila din ang nawawalan at hindi ikaw. Tingnan mo ito, kung hindi ni-reject ni Orpa si Naomi at sumama siya sa Israel, ay baka walang Book of Ruth sa Bible. Baka ang meron ay Book of Orpa. Ang asawa niya kasi na si Malon ay mas matanda kaysa sa asawa ni Ruth. Kaya malamang na ang pinakasalan ni Boaz sana ay si Orpa at hindi si Ruth. At ang anak niya ang naging kasama sana sa linya ni Haring David na siya namang linya ng Panginoong Yesus. Kaya lang ay tumanggi si Orpa kay Naomi, umuwi sa kanilang bayan at tinanggihan ang Diyos na lumikha ng lahat. Bumalik siya sa kanila at sa pagsamba sa paganong Diyos-Diyosan. Nakakalungkot, pero minsan ay kailangan mong hayaan ang mga tao sa kanilang malayang pagpili. Hindi mo sila pwedeng kontrolin at manipulahin. Dahil kahit mahal tayo ng Diyos, ay hindi din niya ipipilit ang kanyang sarili kung ayaw mo. Nais niyang piliin mo siya ng kusa upang mapakita mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Kaibigan, kailangan mo maintindihan na meron talagang mga tao na ayaw lang sa iyo. May mga tao ayaw din ng katotohanan na ibabahagi mo. Kaya kahit anong gawin mo, ay talagang magre-reject sila sa iyo. Huwag mo itong personalin at matuto kang mag-let go. Alam mo ba na kahit ang Panginoong Jesus ay alam niya na maraming tao ang hindi tatanggap ng kanyang mensahe. Ire-reject nila ang kanyang pagmamahal. In fact, naranasan na ito ng Panginoong Jesus nung ang 1/3 ng mga anghel sa langit ay nagrebelde at nagdesisyon na sambahin nila ang sarili at hindi ang Diyos. Pero ginawa niya pa din ang pagbabayad sa ating mga kasalanan at hindi nagtanim ng sama ng loob sa ating mga tao. Ganon din ang kanyang mga disipulo, sila ay nakaranas din ng mga rejection ng kanilang mga kababayan kahit pa nga na ang dala nilang mensahe ay makakapagligtas sa kanilang kaluluwa. Pero natutunan ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus na palampasin ang rejection at mag-move on. Bagamat masakit ang tanggihan ay hindi sila nagpa-apekto. Hindi din sila nag-move forward ng may galit sa puso. Kung hindi, naroon pa din ng awa, kalungkutan at pagmamahal dahil alam nila na malagim ang sasapitan ng mga tumatanggi sa dala nilang mensahe ng kaligtasan. Number 3, paano ba tayo babangon sa sakit ng rejection? We have to learn how to keep going, keep sharing, keep loving, keep reaching out. Huwag tayong titigil sa ating ginagawa kahit pa nga nakakatanggap tayo ng rejection sa buhay. Ang Panginoong Jesus ay hindi tumigil noong siya ay tinanggihan ng kanyang mga kamag-anak sa sarili niya pang mismong bayan. Maaring iniisip ng kanyang mga kamag-anak na kalaro ka lang namin, nagpapatintero pa nga tayo eh. Tapos ngayon magsasalita ka ng mga bagay patungkol sa Diyos? Praise God! Dahil kahit ganito na lang ang rejection sa kanya ng mismong mga taong malapit sa kanya, ay hindi nagdesisyon ng Panginoong Jesus na tigilan ang ministeryo at bumalik na lang sa pagkakarpintero. Ayoko na, kung ang mga kamag-anak ko ay tinanggihan ako at ang aking mensahe, paano pa kaya ang ibang tao?
No, hindi ganito ang ginawa niya, kung hindi nagpatuloy siya na ipamalita ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. Ganon din ang mga disipulo ng Panginoong Hesus na nakatanggap ng matinding pag-uusig. Pero salip na umuwi sa kanya-kanyang tahanan at bumalik na lang sa pangingisda o kung ano man ang kanilang ginagawa, ay nagpatuloy pa din sa kanilang ministeryo. Bakit? Kasi natutunan nilang palampasin ang mga pag-uusig at hindi ito gawing personal. Natutunan din nilang magpatawad at mag-move forward. Natutunan nila na hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi silang tatanggihan. Kung hindi, alam nilang meron ding victory. At ito ang mas mahalaga kaysa sa maraming rejection. Noong araw ay meron kaming Bible study na ginagawa sa isang kumpanya. Marami sila doon. Pero alam ko na hindi lahat sila ay mananampalataya ng totoo sa Panginoong Hesus. Kaya sabi ko, kahit isang kaluluwa lang ang magsisi ng buong puso ay okay na ako. At hindi ako kailangan panghinaan ng loob. Ganon din sa ministry ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga disipulo. Napakaraming kaluluwa ang naligtas. Maaring hindi pa ito ang dami na gusto nilang maabot, pero hindi natin maikakaila na maraming lalaki, babae, kabataan ang naligtas, nalinis at napatawad at nagkaroon ng bagong buhay. Kaibigan, ito yung katotohanan. Maaring may pagkakataong nagtagumpay ang Diablo, pero maraming pagkakataon din na natalo ang Diablo. Maraming kaluluwa ang nailipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At darating ang araw, tuluyang maghahari ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. At kahit kailanman ay hindi na magtatagumpay ang Diablo. Kaya tayo, tuloy-tuloy lang. Kailangan din nating maintindihan na hindi lahat ng rejection ay total rejection. Minsan, naitanim naman ng punla, kaya lang ay hindi pa ito tumutubo at maaaring sa susunod pa na panahon. Kaya huwag tayong hihinto at papaapekto. Magtanim lang tayo ng magtanim sa relasyon natin sa mga katrabaho, asawa, magulang, anak at kaibigan. Kung tinanggihan kanila ay patawarin mo at patuloy silang mahalin. Dahil sigurado ako na balang araw ay tutubo ang mga kabutihang ipinakita mo sa kanila. Si Dewitt Jones ay isa sa mga kilalang photographer sa buong mundo. Siya ay nagtatrabaho sa National Geographic Magazine. Siya ang kumukuha ng magagandang litrato ng mga hayop at iba pang creation ng Diyos. Si Dewitt ay nakagawa din ng mga pelikula, nakapagturo ng mga teknik niya sa libu-libong mga tao, nakapagsulat ng napakaraming articles at nakagawa ng 9 na libro. Ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang determinasyon at pagtsatsaga. Siya ay nakakuha ng pictures ng higit sa 100,000 na. Noong siya ay ini-interview ay sinabi niya na sa isang photoshoot ay hindi bababa sa 4,000 ang kanyang kuha. Bakit? Kasi na-realize niya na 99% ng mga kuha niya ay mare-reject niya o kaya mare-reject ng publisher. At may mga pagkakataon na sa bilang na 4,000 ay isa o dalawa lang ang papasa. Kaya yung 3,998 shots ay nare-reject. Imaginin mo na ang lahat ng 4,000 na pictures na pinagpaguran at pinag-isipan kung paano pagagandahin ang kuha ay isa o dalawa lang ang matatanggap. Pero kahit ganon, ay patuloy pa din siyang kumukuha ng libu-libong pictures. Bakit? Kasi alam niya na may mga pagkakataon na isa o dalawa lang ang ma-approve. Pero may mga pagkakataon din naman na mas maraming ma-approve. At may pagkakataon din naman na lahat ng shots niya ay na-approve. Grabe yung mindset niya. Marunong siyang mag-let go at umasa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay talo o hindi meron ding panalo. Tapos masaya niyang ginagawa ang kanyang trabaho kasi alam niya na ang kanyang mga kuha ay magkakaroon ng tsansa na mailagay sa magazine at ma-enjoy ng mga taong makita ang kagandahan ng mga hayop na nakita niya. Meron siyang pagkakataon na ibahagi sa mundo ang kanyang nasaksihan kung gaano kaganda ang mga nilikha ng Diyos. Para kay Dewitt ay sulit ang lahat ng pagod niya at sulit din ang lahat ng rejection na nararanasan niya. Kaibigan, huwag ka sumuko. Ituloy mo ang ginagawa mo at lalo pang magsumikap na pag-ibayuhin kung ano man ang iyong ginagawa. Alalahanin mo na isa lang dyan ang matanggap ay panalo ka na. Kahit pa nga napakaraming rejection. Ako maraming negosyo ang sinubukan ko. Pizza, french fries business, fish pond, software development, restaurant at iba pa. Pero lahat ito ay nalugi
Sabi ni Lord ay, no, hindi yan. Pero by God's grace, ay binigyan niya ako finally ng negosyo na magagamit ko sa kanyang kaharian. Kaibigan, keep going, keep sharing, keep loving, keep reaching out. Alam mo ba na sa statistics ay ang mga baseball player nakakatama lang ng bola ng 30%. Na sa 10 tira niya ay 3 lang ang tatama at ang 7 ay hindi tatama. Pero tingnan mo, yung mga player na yon ay tuloy-tuloy na nagsisikap sa larangan ng sports na ito. Sila yung kumikita ng $4 million sa isang taon. Ganon din yung mga NBA players na nag-a-average lang ng kanilang tira ng 46%. Ganon din sa larangan ng pagsusulat ng libro ay halos 5% lang ang natatanggap at naipapublish sa dinami-dami ng mga isinulat nila at ipinasa. Sa statistics naman sa Amerika ay 20% lang sa mga nag-enroll ng kolehiyo ang nakakatapos. Kaibigan, hindi ko alam kung paano ka nireject, pero ito ang katotohanan na ang buhay ay punong-puno ng lahat ng klase ng pagkakamali, rejections at kabiguan. Pero ang mundo ay punong-puno din ng lahat ng klaseng panalo o victories. Kaya huwag ka pang hinaan ng loob. Bumangon ka at gawin ang anumang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Si Babe Ruth ay isa sa pinakadakilang manlalaro sa baseball. Siya may hawak ng record na 714 home runs. Pero alam mo ba na siya ay na-strike out din ng napakaraming beses? Wala mo kung ilan. 1,300 times. Halos doble ng kanyang home run ang kanyang strikeout. Pero itinanghal pa din siyang pinakadakilang manlalaro ng baseball. Kaya kung ikaw ay nireject at nabigo, magpatuloy ka lang. Kailangan mong matutunan na palampasin ang mga rejections sa iyo at mag-move forward. Patuloy kang mag-aral. Patuloy kang sumubok. Patuloy kang magpatawad. Patuloy kang magplano. Patuloy kang magmahal. Patuloy mong gawin ang panawagan ng Diyos sa iyo. At kapag ipinagpatuloy mo ang pagtatanim, ay makakaasa ka na aanihin mo kung ano man ang iyong itinanim. Tandaan mo din na hindi mo kailangan mag-isa. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong totoong nagmamahal sa iyo at ng mga taong nagmamahal din sa Diyos. Ang Panginoong Yesus ay may mga kasama at marahil nung siya ay tinanggihan sa kanyang sariling bayan ay meron nagpalakas ng kanyang loob. Meron nagbigay ng comfort at nagsabi na, "Boss, magpatuloy na lang tayo at huwag napansinin ang mga nag-reject sa iyo." I'm sure itong mga disipulo na ito ay nagsabi na, "Lord, kahit tanggihan kanila, ay narito kami na nagmamahal sa iyo. Naniniwala kami at susunod sa iyo kahit ano pa ang mangyari." Kaibigan, sumali ka sa isang discipleship group dahil sila ang magmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Sila ang mananalangin para sa iyo. Sila ang magpapalakas ng iyong loob. Sila ang maniniwala sa iyo at hinding-hindi ka nila ire-reject. Akumpanya na Quaker Oats ay nalugi ng 3 beses sa loob ng 140 years. Pero ngayon, ang kanilang kumpanya ay worth $2.5 billion. Si Charles Schulz ay nireject din sa kanyang pinasa ng papel noong high school. Pero lumipas ang panahon ay naging tanyag naman ng kanyang creation ng Brown and Snoopy. May nagsabi, "It's not will you face rejection, it is what you will do during it and after it." Kaya nga kaibigan, huwag mo hayaang ma-paralyze ka ng rejection. Maging sensitive ka sa leading ng banal na espiritu kasi maaaring meron siyang gustong ipabago sa'yo. Mamaya kaya ayaw niyang ibigay sa'yo ang isang bagay ay dahil hindi pa ready ang iyong puso. Maaaring ang nag-aari sa iyong puso ay material na bagay at hindi ang Diyos. Kaya hindi niya pinapayagan na ibigay sa iyo ang iyong minimithi. Dahil pag napasa kamay mo ito, ay siguradong magiging busy ka at hindi na maglilingkod sa Panginoong Yesus. O kaya naman maaaring tinuturo niya sa iyo na gagamitin niya ang iyong kabiguan para maging pagpapala sa iba. Kaya relax ka lang at gawin ang tama at yan ang magiging testimony ng Diyos sa iba na gusto niyang iligtas. Pakinggan natin ang testimony ng isa nating kapatid na nakaranas din ng rejection sa buhay.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sylvia De Jesus, 61 taong gulang. 2004 po nang makilala ko ang Panginoon sa aking buhay. At hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo kung paano po akong binago ng Panginoon. Iniwan ko ang aking pamilya at sumama ako sa ibang lalaki sa pag-akalang magbabago ang pag-uugali ng aking asawa mula sa pagiging lasinggero, sugarol, babaero, palaaway at drug user. Subalit napigo ako dahil naging daan lamang ko ito upang makisama din siya sa ibang babae na tulad ko na namuhay sa pakikiapid sa loob ng 5 taon. Nagkaanak kami ng isang babae at isang araw ay bigla kaming iniwan ng lalaking minahal ko kadahilanan sa ibang babae at nalaman ko na hindi niya ako totoong minahal. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kadiliman ang bumalot sa aking pagkatao ng mga sandaling iyon. Pagluha ang naging kaagapay ko sa aking kabiguan. Hanggang isang araw ay naisip kong hanapin ang Diyos. Nagpunta ako sa iba't ibang mga simbahan, mga chapels, fellowship, subalit hindi ko natagpuan ng Panginoon. Nang isang araw habang ako'y nagpapahinga sa loob ng aking silid, ay naitanong ko sa Diyos, bakit ayaw mong tugunin ang aking panalangin? Nang biglang lumitaw sa aking isipan ang salitang kasalanan, bigla akong napaluha at dali-dali akong bumangon. Inamin ko sa Diyos ang lahat-lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata magpasa hanggang ngayon. Buong puso ko itong pinagsisihan. Bigla akong narinig ang isang tinig na nagtanong, "Mahal mo ba ako?" "Opo," ang sagot ko. Muli ay tinanong ako ng tinig sa ikalawang pagkakataon, "Mahal mo ba ako?" "Opo, alam po ninyo na mahal ko kayo." Sa ikatlong pagkakataon ay muli akong tinanong ng tinig, "Mahal mo ba ako?" Dito ay biglang lumitaw sa isipan ko ang Panginoong Hesukristo. "Batid niyo po na mahal ko kayo higit pa sa aking buhay." At sinabi ng Panginoon, "Kung gayon, sumunod ka." Sumagot ako, "Hindi ko po alam kung paano ako susunod." 2004 po nang tanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay. Binuksan ng Panginoon ang aking isipan at binigyan po niya ako ng karunungan at kaalaman upang maunawaan ko ang banal na kasulatan, upang ito'y aking maging gabay at patnubay na makasunod po sa kanyang kalooban. Isang malaking kahihiyan at pagsisisi ang naramdaman ko sa aking sarili nang hindi pagtanggap sa akin ng aking anak at kapatid, maging ng ibang tao. Pagdurusa at kapighatian ang naging bunga ng nagawa kong kasalanan. Kaya't nang tanggapin ko po ang Panginoong Hesukristo sa buhay ko, ay nagkaroon ako ng walang hanggang kapayapaan, pag-asa at lubusang pagtitiwala sa Diyos. Malaking kagalakan ang sumapuso ko ng mga sandaling iyon. Kagalakang hindi kayang ipaliwanag minuman. Nawala ang lahat ng takot at pag-alala ko sa aking nagawang kasalanan. Dahil batid ko na ang mabuti, makapangyarihan at buhay na Diyos ang sa akin ay nagbigay ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa ngayon ay buong kababaang loob kong tinutugon na may pagmamahal, kaamuan at pangunawa ang mga taong ayaw tumanggap sa akin. Dahil noong hindi ko pa nakikilala ng lubusan ng Panginoon ay naging mapagmarunong at madaling magalit ako. Salamat sa biyaya ng awa at habag ng Diyos. Ako ay kanyang binago sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita na nagbibigay buhay, pag-asa at kalakasan at ng Espiritu Santo. May rejection man ng ibang tao sa buhay ko ay dahilan sa pananalig at pananampalataya ko na si Jesus ay Diyos na buhay at makapangyarihan, tapat at totoo, nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Ang pagmamahal, respeto at pagpapahalaga na hinanap ko sa aking asawa ay sa Diyos ko lang natagpuan. Sa ngayon ay namumuhay kami ng aking 3 anak na masaya, payapa at punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. To God be the highest glory and praise. In Jesus' name, Amen.
Salamat sa iyo, Sister Sylvia. Salamat sa iyong buhay na nagpapakita ng tamang pagtugon sa rejection. Natuto kang mag-let go, hindi magmanipula ng tao. Natuto ka ding magpatawad at higit sa lahat ay natutunan mong magtiwala sa Diyos na kahit kailan ay hindi ka iiwan at ire-reject. Dalayan ko ang patuloy mong paglago sa iyong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Si Sister Sylvia nga pala ay kasali din sa ating discipleship group. Ang kanyang D-group leader ay si Sister Janelle Pagdanganan. Bago tayo pumunta sa ating last point, ay nais kong isaalang-alang mo din na hindi lahat ng rejection ay patungkol sa iyo. Kung hindi kadalasan, ay meron itong purpose. Si Moses ay nireject ng mga kapwa niya Hebrew, kaya siya ay tumakbo at nagtago sa malayong lugar. Pero kasama pala iyon sa training ng Diyos sa kanya. Dahil balang araw ay siya ang gagamitin ng Diyos para magligtas sa kanyang mga kapwa Hebrews. Si Joseph ay nireject ng kanyang mga kapatid at pinagbintangan hanggang sa ito'y makulong. Pero kasama din pala ito sa layunin ng Diyos na gamitin siya bilang instrumento upang maligtas ang kanyang lahi. Kaibigan, ang rejection na kinakaharap mo ay merong purpose na hindi mo palang alam sa ngayon. Alalahanin mo na gagamitin ng Diyos ang rejection na yan para makuha ang iyong attention para naman ikaw ay bumalik sa Kanya. Kaya nga, lumapit ka sa Kanya at manalangin. Tanungin mo sa Kanya kung paano niya magagamit ang iyong karanasan para makapagpala din ng ibang tao. Ang rejection mo ay ginagamit ng Diyos para palakasin, patatagin at ihanda ka sa future. Ang istorya mo ay makakapag-inspire sa maraming tao kung tutugon ka ng tama sa mga rejection. Kasi sa ngayon, ang gusto ng Diablo ay umayo ka na. Huwag magpagamit sa Diyos. Magmukmok at magtago sa bahay. Gusto niya magpatuloy ka sa iyong galit at puot at maging alipin ito sa buong buhay mo. Ayaw niya maintindihan mo na normal lang ang rejection at kailangan mo itong palampasin at magpatuloy sa iyong lakbayin. Ayaw din niyang paligiran mo ang sarili mo ng mga maka-Diyos na kaibigan na magpapalakas at mananalangin para sa iyo. Kaibigan, huwag mo hayaang dayain ka ng Diablo. Sa halipay, keep going, keep sharing, keep loving, keep reaching out. And lastly, paano ba tayo babangon sa sakit ng rejection? Number 4, remember that God will never reject you and will always love you. Tanda mo na hindi ka kailanman ire-reject ng Diyos. It doesn't matter kahit gaano pa kadami ang mga taong tumanggi sa'yo. It doesn't matter kung anong kulay mo o itsura mo. It doesn't matter kung gaano kadami ang iyong kasalanan. It doesn't matter kung may pinag-aralan ka o wala at marami pang ibang depekto na maaari mong iniisip para tanggihan ka ng Diyos. Pero ito yung katotohanan na mahal ka ng Diyos at hindi kanya tatanggihan kung lalapit ka sa kanya ng buong puso. Sabi sa Jeremiah 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaibigan, kung buong puso kang lalapit sa Diyos, ay makakaasa ka na magpapakilala siya sa iyo. Paano ko nalaman? Kasi hinayaan ng Panginoong Jesus na siya ay ma-reject din para lamang bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko sa krus upang kung manampalataya ka sa Kanya ay patatawarin ang iyong kasalanan at makakalapit ka na sa presensya niya. Siya ay nireject ng mga taong nilikha niya at ng mga mismong taong malapit din sa Kanya. Iniwan siya ng kanyang mga disipulo sa oras na kailangan niya sila. Hindi siya pinaniwalaan, inalipusta, binugbog at pinatay. Pero purihin ng Diyos dahil kahit naranasan ng Panginoong Jesus ang sobrang sakit ng rejection ay hindi niya sinarado ang kanyang puso sa atin. Ibigan, inaantay kanya lumapit sa kanya ngayon. Isuko mo ang iyong buhay sa kanya at makikita mo na hindi kanya tatanggihan. Sabi niya sa 1:6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino man lumalapit sa akin. Kaibigan, inaantay ka ng Panginoong Jesus kung ikaw ay nanghihina, nababahala at nawawalan ng pag-asa sa buhay, ay lumapit ka sa Kanya. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan,
Takot ka na ba? Ito na yung panahon para lumapit ka sa Kanya at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Kung sa tingin mo, ang tingin sa'yo ng mga tao ay useless, walang kwenta, ay ibahin mo ang Panginoong Yesus. Gagamitin ka niya sa paraang hindi mo inaasahan. Maaring iniisip mo na maraming tao na magagaling ang pwede niyang gamitin. Pero ako ay walang pag-asa dahil wala akong alam. Kaibigan, alahanin mo na iba ang pamamaraan ng Diyos. Ang expertise ng Diyos ay gamitin ang mga mahihina upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalakasan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lang isang katulad ko na mahina at makasalanan ay binago niya at ginamit sa kanyang kaharian. Tandaan mo, kaibigan, na kung nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Kaya ikaw ngayon ay hindi kikilalanin dahil sa iyong nakaraang kabiguan o rejection. Ang iyong pagkakakilanlan din ay hindi nakasalalay sa disappointment mo sa buhay, kung hindi ang identity mo ay nakasalalay sa kung ano ang relasyon mo sa Diyos. Ikaw ay anak na niya. Kahit sino pa ang magtaboy sa iyo ay makakayanan mo itong palampasin dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang katotohanan na lagi mong isaisip. Ito yung susi na matagumpay na buhay. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay magagawa mo ang mga plano ng Diyos sa iyong buhay. Kahit na nga, dumaan ka pa sa maraming rejection. Si George Matheson ay na-inlove sa kanyang fiancée. Nagplano silang magpakasal, kaya lang ay nung nalaman ng babae na siya ay mabubulag, ay lumayo ito sa kanya at hindi itinuloy ang pagpapakasal. Labis na ikinalungkot ni George ang pagtanggi sa kanya ng kanyang minamahal. At sa gitna ng sakit ng loob ay lumapit siya sa Diyos na kahit kailan ay hindi siya tatanggihan at iiwanan. Sa kanyang kalungkutan ay sumulat siya ng isang kanta na naging kilala. Basahin natin ang unang stanza nito. O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths, its flow may richer, fuller be. Ang kabuuan ng hymn na ito ay napakaganda at nagbigay ng comfort sa mga nasasaktan ng mahabang panahon dahil may isang Diyos na nagmamahal sa kanila nang walang hanggan. Kaibigan, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon, pero lapit ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya i-reject at sa halip ay tatanggapin ka niya kahit gaano karami at kalaki pa ang iyong kasalanan. Kung buong puso kang magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Yesus. Ibigan, ngayon na yung araw ng paglilinis ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan at pagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibigan, ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag nanampalataya ka sa Kanya, ay patatawarin niya ang lahat ng kasalanan mo, past, present, at future sins. Ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya ngayon sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, ay sabihin mo ito, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Nanampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Salamat po sa pag-ako ng lahat kong kasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat at ako ay binigyan mo na ng buhay na walang hanggan. Salamat din at pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan at ibinilang na iyong anak. Salamat dahil kahit gaano karaming aking kasalanan ay hindi mo ako tinanggihan, kung hindi tinanggap ng buong buo. Baguhin mo po ako para sa ikaluluwalhati niyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung
send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusuport sa ating ministry. At kung gusto nyo maging partner namin sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kung ikaw naman ay may katanungan na gusto mong sagutin namin, ay ilagay mo lang sa comment section at sasagutin niya ni Pastor Jun Collis. Mag-subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel at antabayanan ang mga tanong na sinasagot niya linggo-linggo. Ang link ay may kita nyo sa description. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni David Paulison, God does not accept me just as I am. He loves me despite how I am. Ibigan, ang rejection ay kasama natin sa buhay. Pero ganun pa man ay hindi ka i-reject ng Diyos. Tatanggapin ka niya kahit sino o kahit ano pa ang iyong nakaraan. Kaya simulan mo ding magpatawad sa taong tumanggi sa iyo. Palampasin mo na ang mga ito. Patuloy na gawin ang layunin ng Diyos para sa iyo. Gamitin mo ang mga rejection na ito upang lumago at maging patotoo sa iba. Pag ginagawa mo ito, ay makakaramdam ka ng kapayapaan at kalayaan. Magkakaroon ka din ng kagalakan dahil ang buhay mo ay magiging instrumento na ng Diyos para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na may kita nyo sa inyong screen. God bless!